kaya mga tol, yung ating Kraken na 110. Yan. Nakabalot pa yan mga tol. No? Yan yung ating Kraken 110. Tignan nyo naman yung kanyang makina mga tol. So, napakaganda ng kanyang makina. Sariwang sariwa. At iba yung kulay niya ngayon. Yung makina niya kaysa dun sa dati. No? Yung dati kasi dinala dito, is talagang ano siya, kulay gold. So ayan siya. Tapos ang ganda na rin ng kanyang mags. Tingnan niyo yung mags niya mga tol, ang ganda. Ang kanyang mucho. Yan, yung stock lang yan mga tol. Tapos yung kanyang display. Yung kanyang headlight. So yung Kraken natin mga tol, mayroon siyang LED no. Ito. So yung iba ayaw man nila itong LED na to. Kasi daw parang mas light. Yung LED niya kasi mga tol, iba-iba yung kulay. Ayan. Dami yung ito yung nasa taas. Yan yung LED niya mga tol. Tignan natin. So itong Kraken natin hindi pa rin digital no. Hindi siya digital. Ayan mga tol. Tapos silang 160 kilometers. Ayan mga tol. So ang ating Kraken mga tol, ang down payment niya is 2,000. Mayroon ka ng motor na magagamit pang service sa trabaho. So itong mga tol, i-demo ko sa inyo. Pinakita ko sa inyo ngayon mga tol. No? Yung ating motor na Kraken, pagdating ng 500 kilometers, kailangan siyang malitan ng langis. Yun ang kanyang first things oil. Tapos, ang kanyang pangalawa, yung 1,000 kilometers second change oil niya. So, yan mga tol. Tapos, yung kanyang third change oil is 1,500 kilometers. Tapos, i-check namin mga tol. Dali nyo lang sa Rusi kapag pina-change oil nyo. So, titignan ko at pagkikinggan ko kung kailangan na ba siyang i-tune up sa 1.5 or hindi pa. Kadalasan kasi hindi pa mga tol kasi bago pa yon. So sariwa pa. So, kung hindi pa, mas magandang huwag muna para maluto ng gusto yung kanyang mga gear. No? So, ibig sabihin ng mga gear tol na maluto kasi ang ating langis na first tension ay may konting halong chemical na pampatigas ng kanyang mga gear. So kaya namin pinapapalit ng 500 kilometers para mawala yung kanyang langis at mapalitan ng bago. At nang sa ganun, pag naluto ng gusto yung kanyang gear na hindi pa nabubuksa, hindi pa natutunap, so kailangan yun para tumigas yung kanyang mga tornilyo, yung kanyang mga gear. So mayroon din siyang pang charge dito, ayan. Kita ba? Yan. Pang charge ng cellphone. So pwede rin habang chinacharge mo, nagbibiyahe ka, pwede mong ipatong dito yung cellphone mo. No? Mga tol. Ayan yung kadena niya, mayroon din siyang cover. Yung kanyang sprocket may cover mga tol. Napakaganda. Ang angas ng ating motor na Kraken 110. Bakit parang iba yung ano, blurred yung video ko. Ayusin lang natin no, mga tol. Parang blurred siya. So ayan mga tol, at yung kanyang mga ano, flasher, ayan. Pero hindi siya LED mga tol. Meron siyang flasher na hindi LED. So ayan mga tol, ang gwapo. Tapos i-demo ko rin pala sa inyo mga tol. Lalo na
dito sa kanyang busig. Dito, kasi mayroon na ang dinala sa akin, mga ilan-ilan na rin. Medyo matagal na rin yung mga motor nila. So, nadadali kapag matagal na yung busing nila. So, hindi nila alam kung anong size ng busing nila dito sa Schwinghorn. So, ito yung tips na ibibigay ko sa inyo. Ang kanilang busing na size ng kanilang Schwinghorn dito sa kanyang Schwinghorn ay by pang XRM, mga tol. No? Pang XRM ang kanyang size. Kung kayo ay magpapalit ng busing ng kanyang Schwinghorn, ang kanyang size ay pang XRM, mga tol. Tapos, mayroon din akong napapansin madalas sa ating mga gas. No? Ang ating mga gas, mga tol, kapag nagpakarga kayo, huwag ninyong papalampas dito sa bakal niya dito sa loob. Kailangan bago umabot yan yung kanyang gas. So huwag nyong isagad kasi tatagas dito sa kabila ang gas. Kapag umapaw siya hanggang dito, pansinin nyo yung gas ninyo tatagas dito. Kasi ang balance nito at ang balance ng bakal na yon ay magkatugma. So kailangan hanggang dun lang talaga siya sa bakal na yon, yung kanyang pinakapultang. Huwag na huwag nyong papawin hanggang dito, siguradong lalabas dito sa kabila. Kasi mas mataas to kaysa dito. So kaya kung dito nyo pinapaw yan, lalabas dun. Lalo na kung naka side stand. Yan mga tol. Tapos ang kanyang CDI ay 4 pin. Tapos ang kanyang charger ay katulad din ng ordinary na charger. Yung kanyang CDI ay 4 pin. Battery operated ang ating motor na Kraken. So ayan mga tol. Idinimo ko lang ng konti yung ating motor na Kraken. Para sa inyo to, at sana may konti kayong malaman, lalong-lalo na yung mga bagong gumagamit ng motor ng Rusi. Ito ay para tumibay at huwag itong pabayaan na huwag change oil dahil madaling masira ang kanyang makina kapag hindi nasa change oil yung kanyang makina. So sa bagay, kahit anong motor, kung hindi mo ito pinapalitan na lang is wala yung tibay niya. Nawawala ang tibay ng motor. So ang motor kasi ang pinakadugo niya yan yung langis, no? So, hindi rin mabubuhay ang motor kung walang gas. Yan naman yung kanyang pagkain. So kailangan din natin siyang kargahan upang magkaroon ng buhay. So ayan mga tol. Sana ay mayroon kayong konting napulot. At kahit ako'y nahantok lang. Ayan mga tol. Dinemo ko sa inyo ng konti yung ating Kraken na motor. At sana huwag kayong antukin sa aking pagsasalita. Konting maid lang kasi medyo maingay sa labas mga tol. Kaya medyo inaano ko yung aking pagsasalita. Ulan nun. Wow. Ang lakas. Parang madilim dito. Tapos pipicturan ko yung mga tol. Paglalaroin ko na lang. So i-edit ko. So ipapakita ko sa inyo kung ano ang itsura talaga ng ating motor. So paano mga tol? Hanggang dito na lang. At kung di nyo ako pakikinggan, at kung di nyo panonood ito, ay magiging kamukha ko kayo pangit. So paano mga tol? Hanggang dito na lang. Paalam.